Isa po siyang Dutch from Belgium. Siya po ay niloko at hinutputan. Pinost po ito ng isang estudyanteng nakita nilang palaboy sa Fuente Osmeña Circle. Hello, John? Yes, sir. So, you're now in Cebu? Yes. You had three girlfriends here in the Philippines at one point in time? Yeah, three fiancés. Yeah. Oh my goodness. How long you been staying here in the Philippines in Cebu, sir? I'm stuck here now for 5 months without money. Hello, Karil. Paano niyo po nakilala itong si John? Saan niyo po siya natagpuan? Sa Fuente Osmeña Circle, nakahiga po siya. Natutulog po siya, tapos nilalamig. Hello, Labelle. Kayo po yung ang gumagastos sa kanyang tinitira ngayong hotel? Oo, sa isang pension house po na mura lang po, lang 350 a night. You already have overstayed here in the Philippines, in Cebu. Yeah, I'm already overstaying for 5 months. Tomorrow, we're gonna go to Cebu and we're gonna pick you up. Okay, that's great. Nandito na po tayo ngayon sa airport at tayo ay babiyahe na papuntang Cebu City at susunduin na natin yung foreigner na nagva-viral sa social media kung saan ay pakalat-kalat sa lansangan doon sa Cebu. Kaya ngayon, samahan nyo kami at punta na natin siya doon sa Cebu City. Tara! Cebu International Airport welcomes you to Cebu. Nais natin ipakilala sa inyo ang ilang estudyante ng City Central High School na si Ma'am Karil Castillo at ang kanyang kasama na rin. So sila po ang mga Good Samaritan natin na nag-post sa social media. Kaya naman ang problema po ni Sir Bjorn ay lapit po sa programa ni Idol Rafi. So ano ba yung nangyari nung araw na yun? Nandun po kami sa Fuente Osmeña. May plano po kaming mag-practice ng aming role play. Well, nag-aantay po kami ng mga ibang kaklase namin upang magsisimula. Nakita po namin siya, tapos medyo naawa ako kasi nilalamig siya. Umuulan yun eh, amoy lansangan pa. Kaya ayun, nagplano kami na mag-aambag-ambagan para mabilhan siya ng pagkain. Tapos yun na nga, nagising siya, tapos tinanong namin kung anong nangyari sa kanya, ba't siya nagkaganto. Nakita ko po si Ate Karil na naaawa talaga siya, na naiyak po nga siya eh. Kaya yun, nagplano ko na mag-video ako para ma-post sa social media. Nakita po namin talaga na gutom siya kasi pagbigay, kinuha niya talaga. Ano naging urge ninyo, dahilan kung bakit na-post niyo ito sa social media? Para po matulungan siya ng iba't ibang tao dito po sa Cebu. Para na din po makauwi siya sa kanilang lugar sa Belgium. So ngayon na itong pinost mo sa social media ay nakarating kay Idol Rafi sa programa ng Wanted sa radyo. Ano yung naging ano po ninyo, reaction ninyo? Thankful po kasi nakikita po namin si Kuya Bjorn na pag-alagala lang po na naawa po kami. Kaya yung maraming nag-comment na papunta daw kay Idol Rafi, kaya yun po nakarating. Papasalamat po kami kay Idol Rafi na makauwi na siya sa kanilang lugar. So ngayon, eto na rin yung huling araw niya dito sa Cebu at idadala na namin siya doon sa Manila dahil kakausapin siya ni Idol Rafi. Sa school din, nagpapasalamat tayo dahil una-una napayagan tayo ng Office of the Principal. Nakausap natin si Sir Alan para nang sa gayon, ma-excuse muna natin pansamantala yung mga bata. At bago man lang natin maidala sa Manila itong si Sir Bjorn, ay makita muna ng mga bata at makapagpaalam sila. So ngayon, puntahan na natin si Sir Bjorn at tara na! Excited na ba kayo? Opo! Okay, tara! Dito na tayo ngayon sa Cebu Guest House at pupunta na natin si Sir Bjorn kung saan dito siya chinekin pansamantala ni Ma'am Lavelle. At ngayon din ay papaunlakan tayo at bibigyan tayo ng panahon at oras ni Ma'am Lavelle kung saan isa rin siya sa tumulong dito kay Sir Bjorn. Ma'am Lavelle, maganda umaga po. Opo, Ma'am Lavelle. Kayo po yung tumulong po kay Sir Bjorn, tama? Opo. So, paano niyo po nakilala sa Sir Bjorn? Actually, I know him before 2016. And I met him, he was really a broken-hearted before. Then I used to play billiard together with him. And then after a few years back, I didn't see him around. And then I saw Karil's post. Then I messaged Karil. I said, I know the person and I know him. So I asked Karil, where is he right now? And then Karil say that she's in Puente. I said, can I come and bring
brought him a food, and that day I went to come see him, and then I asked him what exactly happened, and I said about pick love and I lost everything. I said, yeah, what's really going on and what is your plan? And but I says like I want to go home, so I said I'll check what can I do for you. So the first thing first I told him like I need to get you a place so you can take a shower, because he was so really poorly. I checked online that what place I could bring him or check in him, so I said to him like I think I found some place for you. So I went home together with Ken, so I said to Ken like let's do book three nights for him so you can sleep, then I'll figure out what can I do to help you. And I said, oh, thank you so much. So that's why I'm really thankful for Karel and Ken for hosting it. So I'm really happy to help Bjorn. So I really wish that he could go home and get a life at home. So siguro ma'am, apunta na lang po natin sa loob. Andun na po siya, no? Yeah, oo, nandun siya. Okay, go. Tara po. Ma'am, magtatanong lang, saan po ang grupo ni Sir Bjorn? Dito. Okay. Itong room A? Oo. Okay, sige. Hello po, sir. Good morning. Oh, hello. Good morning. Are you Sir Bjorn? Yes, I'm Sir Bjorn. Okay. Idol Rafi, ngayon ay nandito na tayo sa guest house kung saan nakastay si Sir Bjorn. At ngayon, kasama na natin siya. Sir Bjorn, how long have you been staying here in Cebu, Haling? This time, 6 months. So why is the reason that you stayed in the streets? Yeah, when I came back from my girlfriend, after 2 weeks, normally my flight was back, but she asked me to stay. And she promised me to help me find a job, but it didn't happen. And when I didn't have money anymore, it ended the relationship. So without money, I ended up on the streets. How long did you stay together? About 2 weeks and a half, something. In just 2 weeks. So how did you lose your money? With girls. Okay. So I came with not so much money this time. Yeah, because I already knew her for a half year, okay, from the second time I came to the Philippines, and I was only able to save a little amount. Did you promise her that all your money, your wealth will be going to her? Like all the money that you've spent is for your future together? Yeah, the promises were that we were going to get married, and yeah, the expenses I made, the money I spent, it was just for our daily expenses. So it wasn't so bad that she was collecting money or scamming me, or it was just, yeah, the moment my money was finished, she just gave up. And also the thing, she promised me to help me a job here, it didn't happen. So do you have any idea where is she right now? I don't have an idea. I think she's maybe somewhere in Colon, here in Cebu. So the time that you have no money left and then you stay in the streets, how was your living right there? Where do you get your food? Where do you take a bath in those 6 months of staying there? It was more than 5 months I lived outside. But like the first time when I got kicked out of the hotel, then I went to a landlady close by, and she was so nice because, yeah, she didn't have a free room, but she was so nice to let me sleep under the porch inside the compound, so no strangers could come arrest me or something. And then she gathered the neighbors, asked the neighbors to help me. There was a place outside so I could wash myself, wash my clothes. She also helped me with a job with a Filipino guy. But the only problem was, yeah, he was just starting up the business. He wasn't making money himself, so I was only able to earn the food. Okay. And a really small amount of money. What's your job there? A metal worker. We were making stainless steel candle holders for a church. How much do you earn in there? You could only pay like 20 or 50 pesos a day. So a day? A day, okay. So. But at least I was happy, you know. I got food every morning, every noon, a snack at 4, food in the evening. I could buy some tobacco, Lumboy. So at least I could pay for my daily expenses. But the thing was, yeah, he wasn't earning a lot of money himself. He was just starting up. What I understand was that his mother was paying the food, and also a very nice boss, because when he only had like one cigarette left, he would say 50-50, and then we would smoke the last cigarette together. So really nice guy. Do you have regrets? I also had a very nice life here. Okay. So much nice people here in the Philippines, and also like Chantal, she has been very nice to me, and somewhere I can understand her also. Because it's easy to say, I will still love you when there's no money. But when there's no money anymore to pay for accommodation, pay for food, if you start to get hungry, thirsty, people do the most desperate things. Did you contact your family in Belgium for you to
ask for help? Yeah, I messaged my sister herself that the embassy was asking if she wanted to pay the ticket, but she let the embassy know that she didn't want to give any help. I had some bad experience with my family. That's also one of the reasons I came to the Philippines. Like when my dad passed away, my sister, she scammed me for millions of pesos with the Heritage. I only got a small amount. If ever that we're gonna help you to go to Belgium and then there's an issue with your family, so where are you gonna stay there? That's in God's hands. Okay. I will see what happens when I come there. Okay, but do you have your mother? My mom, she's still in the caretaking center, I suppose, because I didn't have contact with her now for more than 5 months. In the viral photo, it shows that you stayed in the Osmania Circle where the kids brought some food for you. And then can you make us give me a story on how did you ended up there and what are the things that you did before in that photo? Because when I was staying for 3 months at the landlady's compound, yeah, she was getting annoyed because it was taking so long. She was helping, hoping to help me go back to Belgium, but because my sister or any elder relatives didn't want to pay for the ticket, so she was giving up hope. And also she asked me, do you want to go back home to Belgium? And I just told her honest, my home is here in the Philippines. I would love to have Belgium that I could call it home again. But, you know, with family, if they're treating you bad, it doesn't feel like home anymore. So in living the streets, usually what the food you buy? Pieces of bread at the bake shop, because that's quite cheap. You can buy a piece of bread for 5 or 10 pesos. And yeah, most of the people, if you will get an amount of money, it will be just a few coins. But really a lot of people helping me here, even other homeless people, a few of the boys that are on Mango, they call them the rugby boys. A few times they gave me food, they gave me some money, so it was really amazing. So during rainy days when you're outside, how's your situation? Yeah, if you're sleeping outside on a bench, like in Fuente Park here, and it starts to rain, you wake up, then you need to go and look shelter in front of a building. And also the thing is, if you will sleep in front of the building, a lot of times people will come and wake you up, like the security guard, or in the morning if people need to open the shop, then you need to get up. So most of the time during the night you will only get a few hours of sleep, then you sleep again for an hour, 2 hours. What do you think of Filipinos? The most nicest people I know in the world. Okay, why? So warm-hearted, so caring. And they will always, the thing what I remember already from my first visit, they will always say with a smile on their face, yeah, but we are poor, we don't have much money, we're not rich. But I always try to explain them, but real being rich, it's more the meaning of being happiness. Because it's better to be happy than to have money and don't be happy. What are the lessons that you learned here in the Philippines? I think the most important thing is to be positive in life. Focus more on positive things that you can make happen than the negative things that already happened before. And also, like when I worked for the Filipino guy with the stainless steel, because on school I studied for metal worker, but I didn't have experience with stainless steel, so yeah, it's a plus for that I learned how to work with the stainless steel, because it's a special kind of metal. What do you think that these kids help you posted it on social media? So what can you say about this kid, Miss Karel Castillo? Thank you so much, and God bless. I will never forget. And if there's ever a time that you need to help yourself and I can help, I will be very pleased to do that. And also thanks to your friends. Thanks for the new clothes you bought for me. Thanks for taking me to the mall. You're really a great person. Mag-ingat ka na lang palagi kasi hindi naman lahat ng tao ay mababait sa'yo. Katulad ni Chantal, sana sa susunod huwag ka nang magpapaniwala sa ibang tao na hindi mo naman masyadong kilala. Kent is the one who took a photo of you. Yes. Okay, magbigay ka ng mensahe mo para kay Sir Bjorn. Para sa'yo to, amigo. ang sa akin lang is makauwi ka at magkaayos na kayo sa pamilya nyo at magkaroon ka na ng magandang buhay at makahanap ka na ng trabaho. Sana hindi ka na maloko. So, kaya mo ba sabihin in English?
Hirap. Try my English. Always take care of if you are in Belgium. I hope you are okay with your and your family. I hope you'll find a good job in Belgium. And I also hope you and your family will be okay together. So, Ma'am Lovell, ano ang mensahe mo para kay Sir Bjorn? I just wish him a good life back home. And I hope this is a lesson for you. Not trusting easy to any person that you met in life. This is a really struggle for you. Seeing you in the street is hard. It's okay. Thank you so much for the help. It's my pleasure. I just do my best to help you. Because of this, we have a great news for you. And you have an idea what's all about this great news for you. You're going to help me to go back home? Oh, yes. So your bags are packed here. Okay, is this all? That's all I have. Okay. Yeah, guys, really, thank you so much for everything that you have done. Thank you. It's really a miracle. Yeah, I hope more people can take an example at people like you, because living on the streets is not a life for anybody. Thank you, everybody. Natin yung kanyang gamit dito sa sasakyan, pupuntahan natin yung lugar kung saan nakita siya sa viral photo. Ngayon ay ito ay malapit lang naman at pwedeng lakarin, pupuntahan na natin na ngayon. Dito tayo ngayon sa Skywalk at tanaw sa aking likuran ng Osmeño Fuentes Circle kung saan laging natutulog si Bjorn dito sa kahabaan ng Osmeño Boulevard. Do you know these kids? Yeah, I know almost all the homeless people here outside, and they're all my friends. Hello, ¿cómo está? You're gonna come on television. Amigo, ¿cómo está? Ayo. Sir, kilala mo si Sir Bjorn? Paano niyo po siya nakilala? Nakikita kami rito, nagtitinda ko rito, dumadaan siya. Okay, kamusta naman po siya? Palagi ko ngayon, maayos na, dati hindi. Okay, pero mabait po ba siya? Mabait. May idea po ba kayo bakit siya nasa kalsada, nasa lansangan? Parang naano siya, parang na-scam siya ng isang babae. Yun ang alam ko. Okay. Yung ngayon, sabi, tinanong ko siya, sabi niya, walang kwarta, walang kwarto. Kasi kawawa, nakatulog lang dito eh, dinabutan ko. Ngayon, ubusan na siya ng pera, kawawa naman, nangailangan ng tulong. Kumbaga sir, matagal na talaga siyang palaboy-laboy. Hindi matagal na rin. Paano po yun sir, kadalasan siya nakikitang natutulog? Dito, katabi lang, nakatulog, walang kumot, walang banig, ang sapin niya ay karton. Paano po siya yung pagkain niya? Yan ang hindi ko na alam, sa pagkain niya. Pero nakikita niyo po ba may kinakain siya? Oh, minsan, may pera naman siya, alam mo na, marami namang mga generous people na magbibigay din. Ano naman sir masasabi niyo na isang foreigner eh naging palaboy-laboy dito sa lansangan? Kailangan maiuwi siya sa kanilang lugar. Kawawa siya dito eh. Hindi siya kagaya natin, Pilipino tayo, kaya natin yung environment natin eh. Sir, thank you so much. Yeah, for my support. For your support. And for the nice talks always. Yes. We Filipino, we always appreciate our visitors like you. We treat you as very special people here. Maraming salamat, Rapi Tulpo, mga tulong mo. At saka sana mas marami pang taong matutulungan mo. Sir, thank you. Thank you also. Welcome. Can you sell me a bottle of water this time? Yes, why not? Because this time at least I have some money. I will give you some change. Wait for a while. I am very sorry, I also need money, but that's why I will give you the change. It's okay? Salamat. Thank you. Bye-bye. See you next time. Okay, next time. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Yeah, yes. Sir, magtatanong lang, kilala niyo ba si Bjorn? Oo, ma'am. Kilala ko yan dito, ma'am. Saan niyo po siya nakikita? Dito lang, ma'am. Sa plaza, ma'am. Diyan. Kaan siya ng kape, ma'am. Huhulog ang kape. Pero diyan lang siya magkaan sa, ma'am, sa plaza. Matutulog siya, no? Depende, ma'am. Saan, kahit saan naman siya. Ano, palaboy-laboy lang siya, ma'am. Kasi, maghingi na pira, ma'am. Ganyan. Nakakausap mo rin siya?
paminsan, ma'am. Okay, kamusta naman siya pag kinakausap mo? Okay naman, ma'am. Mabait ba siya? Oo, mabait naman, ma'am. So sa tingin mo ba, sir, worth it siyang matulungan ni Idol Rafi na mapauwi sa bansa niya? Oo, ma'am, matulungan, ganyan, ma'am. Kasi alam ko mabait si Rafi Tulpo. Good to see you. Kumusta? So, how are you today? Very nice. Very nice. Yeah. Thank you so much for helping me out before. No, it's okay. No problem. What are friends for? Yeah. Eh? Amigo. And I hope see you next year. See you soon. See you soon. Nakilala si Bjorn? Minsan, dito kami nag-standby. Madalas yan pinupuntahan niya kami dito kasi gutom, ganyan. Tapos, kunting tulong lang, kape, kagaya ng sigarilyo niya. Tapos, madaling kwentuhan lang. Tapos, maya-maya lang, alis na siya. So, lagi siya nakatambay po dito? Oo, lagi siya nakatambay dito. Madalas siya sa loob ng park, umupo lang. Dahil daw siya babae. Nanilab siya sa isang Pilipina. Tapos, sabi niya, niloko daw siya. So, naman yung ugali po ni Sir Bjorn? Okay naman siya. Tapos, matahimik. Tapos, kung may pera siya, magbibigay rin siya. Kahit kunting pera niya, magbibigay siya. Sa mga bata, mabait siyang tao. So, kadalasan, ano po yung nakita niyong kinakain niya? Ang kadalasan, sa bakery lang. So, kumbaga, pag may mga pagkakataong kayo, nakikita niyo siya, nagipagkwentuha kayo sa kanya? Oo, ganun din. Parang katotong, boring to boring, nagtatanong nga. Ano naman po mga reaction niyo, sir, na ngayon po tutulungan siya ni Idol Rafi na makauwi ng Belgium? Nagpapasalamat ako kay Sir Idol na matutulungan siya. Sir, deserve po ba niya na matulungan? Oo, happy kami, siyempre. Matulungan niya kay Idol. Nagpapasalamat ako sa Idol kasi Idol na Idol ko yan eh. Gina, suki niyo po ba dito si Sir Bjorn? Opo. Nakita namin siya dito, bumibili ng coffee, tas doon natutulog. Tingin namin nagugutom siya. Bumili siya dito namin ng tinapay. Sa gilid siya nakaupo. Sa tingin niyo, anong dahilan? Bakit po siya palaboy-laboy? Eh, isa siyang foreigner. Ay, hindi namin alam kasi hindi namin siya tinanong. Kasi maawa lang kami sa kanya. Bumili-bili siya rito ng tinapay namin. Sa isang araw, halos pabalik-balik siya rito. Anong favorite niya na tinapay? Spanish bread namin at saka yung Francis. Tinanong namin siya kung gusto siyang makauwi sa ang bansa nila. Sabi niya oo sa Belgium. Sabi na yes, ganun niya ang sinabi sa amin. Masaya kami para sa kanya kasi makauwi na sila sa country niya. Kilala niyo ba si Bjorn? Nakikita ko siya dito araw-araw. Siya po ba ay talaga natutulog sa lansangan? Oo, kalaboy-laboy lang kasi. Ano naman po sir, kadalasan nakikita niyo sa kanya, sa ano po ginagawa niya? Wala lang, umupo lang sa tabi, tapos pag may nagbibigay, hindi naman siya masyado naghihingi, binibigyan lang siya, naloko din siya, pero mabait siya. Mapagbigay rin po ba siya? Oo, bibigyan niya nung walang makain din, pag may nanghingi, bibigyan niya, kahit konti lang. Oh, masaya kasi kahit naloko siya sa kapwa namin, Pilipino, tapos may tumutulong pa rin makauwi siya sa kanila. Saan nyo nakita si Bjorn before? Nandito kami, tapos nandiyan siya nakahiga. Pagpunta namin sa kanya, bigla siyang nagising. Diyan po ako nakapicture sa kanya. Dito siya nakaupo habang kumakain, nagkukwentuhan sila sa mga classmates ko. First time nyo lang ba siya makita dito? Opo. Dabanggit kasi na, di ba, mga ilang buwan na sila rito. So, eto lang ba yung pagkakataon nyo na timingan nyo siya? Opo. Pero dati pumupunta kayo dito?
Opo, madalas po. Madalas po kaming pumupunta dito kasi nga may practice kami. Tapos siyempuhan lang yata namin siya na nakatulog. May natutunan ka ba sa nangyari sa inyo, sa ginawa niyong kabutihan sa taong ito? Hindi, porket mahirap ka, wala kang maitutulong. Pero dapat kung anong makakaya mo, tumulong ka hanggat sa makaya mo lang. Kung kailangan ng tulong ng tao, tulungan mo. May nagsabi nga sa amin, ba't mo tinulungan yan eh? Mga Pinoy nga, hindi mo tinulungan, ba't foreigner pa? Tapos sabi ko, kuya, deserve niya naman matulungan kasi ang layo ng Belgium, tapos nandito siya, nang dahil lang sa isang babae, tapos pinipirahan lang siya. Ang nakakatawa rin dito, Idol Raffy, na may mga kabataan talaga na hindi hadlang ang kanilang edad para makatulong sa ibang tao. Kahit nasa ganong estado ng kanilang buhay, hindi naman sila ganong kayaman. E sa malit na paraan na bago nila yung buhay ng isang tao na nangangailangan talaga ng tulong. Kaya kami ay nagpapasalamat ang buo sa inyo, lalo-lalo ng programa, lalo-lalo na rin si Idol Raffy. So ngayon, idadala na namin kayo sa inyong eskwelahan. Dediretso na kami ng airport. Salamat po. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here at your door. I hate to say I have to let you go, 'cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. I hate to let you go, 'cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. I hate to let you go. So kiss me and smile to me. Promise me you'll wait for me. I hate to let you go. So keep in touch, okay? Just see you next time. See you. Thank you for everything. God bless you. I have your e-ticket flight to Manila right now. So now you're here in Manila, so how's the feeling? Exciting to be back in Manila. I hope we have good sleep, so tomorrow see Raffy. We need to get you for an accommodation first, so we gonna go to hotel. And then by tomorrow morning, you're gonna meet Idol Raffy Tulfo. Okay. No.
now you take a rest. How's the feeling that this is your new room? Oh, very nice, very nice. I hope I can have some good sleep now. So now you can take a rest. We advise that tomorrow we will pick you up and we will go to TV5, to Aklan Center, to meet with Idol Raffi. Sir Raffi, thank you so much for paying for this room for me. I'm very happy with it. Salamat Idol. Good morning, Sir Bjorn. I'm here to get you to the office so that you can give all the details of your concern to Sir Raffi, okay? Okay. May I ask, how was your sleep? Yeah, it was okay. Were you comfortable here, sir? Yeah, it was very, very comfortable. Okay, yeah. So now you don't have to take your stuff because probably you're gonna stay here once again tonight. Okay. And are you all set up? Yeah. Are you? How are you, Mr. Bjorn? I'm okay, very good now. How was your trip? Much better.